mga tuntunin sa paaralan at silid-aralan. Magandang umaga mga bata! Ngayon naman ay mag-aaral ulit tayo. Handa ka na ba sa ating aralin para sa araw na ito? Kung ikaw ay handa na, simulan muna natin ang ating araw sa isang panalangin. Sabayan si teacher sa pagdarasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawaing aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo. At panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So ayan mga bata, meron na tayong basbas mula sa ating poong may kapal. Ngayon naman ay sabayan niyo si Teacher Sandy sa pagsasayaw dahil nais ni Teacher na ikaw at ako ay maging masigla para sa araw na ito. Para ang ating mga pinag-aaralan, ang ating mga gawain ay mapasok natin sa ating isipan. Okay, ready ka na? Halina tayo sumayaw. Yan, dali, tumayo ka na. Ayan, tayo na lalipar. Sabayan mo na si Teacher Sandy sa pagsasayaw niya. Patingin nga na nakatayo. Ayan, so ready ka na ngayon para sa ating pagsasayaw? Okay, so sumabay ka ha at tinitignan kita. Ayan, so dahil sa ating sayaw, paniguradong gising ka na ngayon, dumaloy na sa buong katawan mo ang mga dugo. So inaasahan ko ngayong araw na ito na ikaw at ako ay magiging isa upang magkaroon tayo ng makabuluhang araw para sa ating aralin. Ayan, mupo ka na ng maayos dali at tumanda na sa ating talakayan. Umayos ka na ng upo. Okay mga bata, bilang panimula sa ating aralin ngayon, ikaw muna ay umupo na maayos at makinig kay teacher. Ngayon, babasahan ko kayo ng isang tula. Handa ka na bang makinig? Mahusay! Ang pamagat ng ating tula ngayon ay ang po at opo. Ang bilin sa akin ng ina't ama ko, maging magalang mangungupo ako. Pag kinakausap ng matatandang tao, sa lahat ng oras, sa lahat ng dako. Pag ang kausap ko'y matatanda sa akin, nang dapat igalang at dapat pupuin. Natutuwa ako na bigkas-bigkasin ang po at opo ng buong giliw. Ngayon mga bata ay talakayin natin kung ano ang kinalaman ng ating tula para sa ating aralin ngayon. Bakit daw kailangan natin bigkasin palagi ang po at opo? Sige nga! Mahusay!
magaling. Isa pa nga, ano pa ang maaaring dahilan kung bakit kailangan nating bigkasin ang po at opo? Parinig na ulit, palakas. Tama. Bilang ito, ang po at opo ay nagsasabi o nagpapakita ng paggalang natin sa mga nakakatanda sa atin. Okay, ano pa? Mahusay, magaling ang inisagot. Ano kaya ang kinalaman nito sa ating aralin para sa araw na ito? Pero bago yun, sino nga ang nagsabi na dapat tayong magbigkas o magsabi palagi ng po at opo para sa kausap natin na nakakatanda sa atin? Okay, tama. Ito ay bilin sa atin ni ama, ni nanay, ni tatay o ni mama at ni papa. Ayon doon sa unang linya ng ating tula, ang bilin sa akin ng ama't ina ko. Tama ba? Okay, so anong kinalaman nito? Katulad ng mga ina, katulad ng mga magulang natin, ang paaralan natin ay meron din tayong dapat sundin at dapat din natin itong igalang. Katulad ng sinabi sa ating tula. Gusto mong malaman po ng mga ito? Okay, so ngayon, makinig ka kay teacher at talakayin natin kung ano nga ang mga ito. Ang tawag dito ay ang mga tuntunin sa paaralan at silid-aralan. Okay? Ayun mga bata, titigan nyo nga kung ano ang nasa larawan. Ayan, mahusay. Ang mga bata ay nasa paaralan. At ang pinakauna nating tuntunin ay pumasok sa oras sa paaralan araw-araw. Ito naman, tingnan mo nga na maayos, titigan mo ito. Ano ba ang nasa larawan? Tama, ito ay uniforme. At ang ikalawa nating tuntunin ay magsuot ng maayos na uniforme o school uniform. Tingnan mo nga kung ano ang nais ipahiwatig na larawan natin. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Sabihin mo nga ito sa akin. Mahusay! Ang mga bata sa larawan ay umaawit ng pambansang awit ng Pilipinas. At ang ikatlo nating tuntunin sa paaralan, kapag narinig mo na inaawit ang ating pambansang awit, kinakailangang tumayo ka ng maayos at sumabay sa pag-awit. Tingnan nyo naman ngayon ang ating mga larawan. Titigan nyo maigi kung ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan. Tama ba ang kanilang mga ginagawa? Bakit kaya mali ang ginagawa ng mga bata? Ano ba ang ginagawa nila? Sabihin mo nga ito sa akin. Lakasan mo't hindi ko marinig. Isigaw mo nga. Mahusay. Ang mga bata sa larawan ay nakikipag-away. At ito ay mali dahil ang ating ika-apat na tuntunin ay igalang mo ang iyong mga kamag-aral. Ano kaya ang nais ipahiwatig ng batang babae sa larawan? Ano ang kanyang ginagawa? Sabihin mo nga ng malakas sa akin. Mahusay! Ang nasa larawan ay nagsasabi na tumahimik ka. At ang ating ikalimang tuntunin sa paaralan ay huwag mag-ingay sa oras ng klase. Ano kaya ang nais na sabihin sa atin ng larawan natin ngayon? Sabihin mo nga sa akin. Lakasan mo at hindi ko marinig. Gusto ni teacher marinig ang iyong boses. Ngayon, sabihin mo nga ito. Okay, mahusay. Ang nasa larawan ay nagsasabi na bawal ang magkalat. At ang ating ika-anim na tuntunin sa paaralan
ay panatilihing malinis ang ating paaralan. Tingnan mo nga kung anong nais ipahiwatig ng larawang ito. Ano ang ginagawa ng batang babae? Sabihin mo nga ng malakas. Mahusay. Ang batang babae ay nagmamano. At ang ating sunod na tuntunin ng paaralan ay maging magalan sa mga nakakatanda at magmano kapag may nakikitang mga guro. Ano kayang nais ipahiwatig ng nasa larawan? Sabihin mo nga sa akin na malakas at malinaw. Tama! Ang batang lalaki ay nakataas ang kanyang kamay. At isa sa tuntunin natin sa paaralan, kapag nais sumagot, magtaas lamang ng iyong kamay. So ayan mga bata, ngayon ay alam mo na ang mga tuntunin natin sa ating paaralan o silid aralan. Ngayon, ang nais ni teacher dapat ito ay tandaan para maiwasan mo ang mga dapat at hindi dapat magawa sa loob ng ating paaralan o sa loob ng ating silid aralan. Ngayon naman ay susubukin ko kayo at titignan ko kung talagang naintindihan ninyo ang ating aralin. So ngayon, kuhanin mo ulit ang iyong module, ihanda mo ulit ang iyong mga kagamitan. Kuhanin ang Crayola and lapis. Dahil ito ay magagamit natin sa ating pagsagot sa ating gawain para sa araw na ito. So nais kong ihanda mo ang iyong sarili. Mupo ka na maayos para sa pagsasagot ng ating gawain. Ngayon mga bata, paano tayo sasagot sa ating module? Nakikita mo ba ang dalawang mukha? Nakikita mo ba ang masayang mukha at ang malungkot na mukha? Mahusay! Ngayon, kukulayan ang masayang mukha kung nagpapakita ng tamang gawi sa paaralan. At malungkot naman ang mukha kung hindi ito nagpapakita ng tamang gawi. Tingnan mo maigi. Tingnan mo nga ang unang larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata? Ano ang dapat mong kulayan? Masayang mukha nga ba? O ang malungkot na mukha? Tingnan mo ngayon naman ang ikalawang larawan. Tama ba ang ginagawa ng batang lalaki sa larawan? Ano ngayon ang iyong kukulayan? Masayang mukha nga ba o malungkot na mukha? Tingnan mo naman ang ikatlong larawan. Ano ang ginagawa ng batang lalaki sa larawan? Tama ba ang kanyang ginagawa? Alin ang iyong kukulayan? Nakangiti o malungkot? Tingnan mo naman ang ginagawa ng tatlong babae sa larawan. Tama ba ang kanilang ginagawa? Kung tama ito o kung mali ito, ano ang dapat mong kulayan? Masayang mukha o malungkot na mukha? Ngayon, tignan mo ang dalawang bata. Batang lalaki at batang babae. Tama ba ang kanilang ginagawa? O mali? So anong mukha ang iyong kukulayan? Nakangiti na mukha o malungkot na mukha? Tignan mo ang huling larawan natin. Tama ba ang ginagawa ng dalawang babae? Ano ngayon ang iyong kukulayan? Masayang mukha o ang malungkot na mukha? Ngayon mga bata, ipagpatuloy natin ang ating pagsagot. Ngayon naman, bilugan ang mga larawan na nagpapakita ng tamang gawi sa paaralan. At ikahon ang hindi nagpapakita ng tamang gawi sa paaralan. Ayan mga bata, kung kayo ay nakinig talaga kay teacher, masasagot nyo ng buong husay ang ating gawain ngayon. Tignan ang mga dapat ikahon at ang mga larawan na dapat bilugan. Ayan, maaaring ipakita na kay teacher, iharap kay teacher ang iyong gawa kung ikaw ay tapos na.
siguraduhin mo na ang iyong sagot ay tama. O ayan mga bata, napakahusay ng inyong pinakita ngayong araw na ito. Nagawa ninyo ng maayos ang ating gawain. Ngayon ay alam niyo na kung ano ang mga tuntunin sa ating paaralan at silid-aralan. Okay, ngayon mga bata, nakita ko naman ngayon na nagawa mo ng maayos ang ating gawain. At talagang mabilis kasi unang-una, sinunod mo ang bilin lagi ni teacher. Matutong makinig ng maayos upang ang mga gawain ay magawa ng maayos at mabilis. So dahil sa pinakita mo, nagawa natin ng maayos at hinihiling ko na yung mga tuntunin natin sa ating paaralan ay iyong isaisip. Lagi mong tatandaan. Katulad ng mga bilin ito ng iyong ina o ng iyong ama. So ngayon ay magbibigay sa inyo si Teacher Sandy ng mga nang takdang aralin at alam ko na masasagutan mo ito ng mabilis lang at tulad ng sinabi ko, hindi mo na kailangan kulitin si Mami, babasahin niya lang sa iyo ang panuto at alam kong alam na alam mo ng sagutan ang mga ito dahil ikaw ay nakinig sa akin. Okay po, so ito ang ating takdang aralin. Okay mga bata, ito na ang ating takdang aralin para sa araw na ito. Kung titignan ninyo maigi ang mga larawan, meron itong tatlong mukha sa ibaba. Okay, paano natin sasagutan ito? Una, susuriin ang iba't ibang sitwasyon sa ibaba at iguhit ang iyong pakiramdam sa bawat pangyayari. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno o sa isang papel. Okay, ngayon mga bata, dito na nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Dahil binigay mo ang iyong buong husay, buong talino para makasagot, makagawa at matutunan ang ating aralin ngayon, hinihingi ko muli na yakapin mo ng mahigpit ang iyong sarili. Ayan. And then palakpakan mo ng ganito. Ayan. So napakahusay. Ikaw ay mahusay ngayon. May additional pang palakpak sa iyo si Teacher Sati. So paano yun? Hindi ba ituro ko na sa inyo ang Tiger's Clap? So gawin natin ngayon. So tatlong palakpak. 1, 2, 3. Tatlong pajak. 1, 2, 3. At rar, rar, rar. Okay, gawin natin. Sabay tayong dalawa. Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Ay, yes! Ayan, sorry, nagkamali si teacher. Ulit. Tatlong palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arra! Arr! So, ayan! Very nice! Very good! So, ayan po. Inaasahan ko na isaisip ang ating aralin para sa araw na ito. So, bago matapos ang ating araw, muli ako ay magpapaalam na sa inyo. Salamat mga bata! Here tayo, paalam na sa inyo. Tapos na si teacher nyo. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Appear tayo. Natuto ka ba ngayon sa pinag-aralan nyo? Thank you, thank you, thank you. Ang signal bumaba, pababa ng bababa. Ang signal tumaas, pataas ng pataas. Ang signal bumaba, pababa ng bababa. Ang signal tumaas, pag-signal bababa at pataas. So, ayan mga bata, maraming salamat, paalam!